Ngayon naman sa isyong kinakaharap ng limang incorporators ng Aman FG, makakapanayan po natin ngayon ang kanilang abogado na si Attorney Jose Cabato Jr. Attorney Cabato Jr., magandang umaga po si Maris. Umali po ito. Magandang umaga, Maris. Maris, saka magandang umaga sa mga nakakiti sa inyong programa, Maris. Salamat po, ha. Ano po ang inaasahan ninyong resulta ng preliminary investigation sa limang incorporators po? Ang sa akin lang is na ang sabi ko sa aking mga kliyente, itong limang incorporators na nag-surrender sa custody sa NBI, na sasabihin nila lahat ang nangyari sa kanila. Sa simula at hanggang sa dulo, hanggang umalis si Amalilio nang walang paalam sa kanila. Opo. Attorney, ano po kaya ang magiging matibay nilang ebidensya para patunayang biktima rin sila at hindi talaga sila sangkot o wala silang kinalaman dito sa scam na ito? Na sa simula, itong dalawa, si Lim Gan, Lilian, at saka si Manuel, si Edward Lim, magkapatid ito, kinuha ito, na-employ ito ni Amalilio himself personally. Mm-hmm. Tapos, naingganyo sila dahil dinoble yung mga sahod nila sa trabaho nila ng noon. At tapos itong tatlo, itong si Dr. Fuentes at saka si Dr. Rodriguez at saka ito si Lorix Lopez ay nagsimula as investors ni Amalilio. So, after 2 months of investing, they were given the due returns on their investment as the principal. Mm-hmm. Na-establish ang tiwala ni Amalilio sa kanilang mga personality, ano, bawat isa. At saka nung ginawa silang incorporators ng Aman Futures Group Philippines, hindi sa kagustuhan nila, kung hindi, they were just appointed as incorporators. Mm-hmm. Without even having given any single centavo for the paid up capital that as appearing in the SEC registration papers. Pagkatapos nung na-incorporate sila as directors, lahat ng pera pumapasok sa kanilang sa mga bank accounts, si Amalilio lang ang nagdi-direct kung saan niya ipupunta. Okay. Kung saan niya i-remit, kung kanina ibibigay. Actually, itong lima din, they never receive any cash from the supposed investors. Ang ilang mga deposits sa investments kay Amalilio ay direct sa bangko. Sila lang ang nagmo-monitor at nagre-report pag natanggap nila yung deposit slips galing sa mga investors as deposited in the bank. At sa kami, lahat sila ng dokumento, ganito ang nangyari. Okay, so patuloy po kaming makikibalita sa inyo, ano, attorney, at aabangan namin yung mga susunod pang mangyayari. Maraming salamat po, Attorney Jose Cabato Jr., ang abogado po ng limang incorporators ng Aman FG.